full pedigree, yun ang tatandaan natin na full pedigree. Kasi nakapagpasa na ako ng mga iba-ibang klaseng papel, RKC, USBR, tapos CBKC. Yung sa CBKC, ang mga from China, siyempre Chinese yung nakasulat doon. Translation pa, pinatranslate pa namin. Nilagyan ng mga translation kasi yung mga asong nandun. Yun, pumasa naman. Really, nigga? Yun. What's up guys? What's up homies? Ito, today's episode, pag-usapan naman natin mga papel ng aso. Ito, meron ako ngayon dito mga tatlong klase ng papel. At sa tingin ko, ito yung top 3 na papel na ginagamit natin ngayon para sa mga American bully natin. Pag meron ka na itong tatlo, okay ka na. Ito, ABKC, UKC, tsaka ABR. Ayan. Didiscuss ko sa inyo sa isa. Unahin naman natin muna si UKC. Ayan. Short discussion lang tayo about dito kay UKC. Kasi hindi ko hawak to eh. Pero didiscuss ko na rin sa inyo. Yung ganito, ayan. Color blue. Ayan. Ang tawag dito. Ay, before anything else, ah, discuss ko muna sa inyo. Ah. Kasi marami nag-confuse tsaka nagtatanong pa eh. Unahin natin ganito. Yung sire, ang tawag namin sa tatay ng aso, ng puppy, sire yun, sire. Tapos, kapag kay nanay naman, ang tawag namin doon, dam. Okay, dam. Tapos, kapag ang tawag naman sa isang buong magkakapatid, ba, yung sabay-sabay pinanganak, sa isang ano, sa isang paanakan, magkakapatid, ba, pitong magkakapatid, yun, yung isang buong pitong puppy na yun, natawag doon, isang buong litter. Litter ang tawag doon sa mga puppy na yun, litter. Kaya, ito, ang tawag naman dito sa papel na to, litter ticket, yan, ito yung UKC litter ticket to, yung ganito, color blue. Ganito yung binibigay na papel sa mga nakakabili ng mga puppy, sa mga pagba bumili ka ng puppy, responsibilidad ng breeder na bigyan ka ng litter ticket. It's either ABR litter ticket, UKC litter ticket, or ABKC litter ticket. Basta may litter ticket ka, yun ang responsibilidad niya kapag breeder ka. Ito yung ganito yung bibigay ng breeder sa'yo, litter ticket. Yan ba, ito UKC litter ticket to. Yan, makakuha ka nito kapag ano ka, kailangan syempre UKC yung nanay tatay. Tapos pwedeng ano, UKC APBT to UKC APBT. Ganun dapat. Kasi mayroon pa isa na bago ngayon, yung UKC ABY. Yun, UKC American Bully naman yun. Kung UKC American Bully, UKC ABY yung tawag dun, dapat UKC ABY to UKC ABY. Hindi pwedeng APBT to ABY. Kailangan parehas. Yan. Sa ngayon, ba, ito. Ito naman yung PR. Permanent registration na, ano, permanent registered na to. Ibig sabihin, ba, ito yung litter ticket mo. Pag niregister mo na siya sa name mo, yan. Ipilapan mo lang tumatay, mga details, yan. Tapos, ano, may mga naglalakad pala na ito dito sa Pinas. Ang kilala ko si Ral Balse. Sa kanya na lang magpalakad ng UKC kung gusto niyo magpalakad ng UKC. Bato yung UKC nga. Pilapan niyo lang to. Tapos picture na lang ang need niya, tapos bank transfer na lang yung mga yung payment. Yan, pilapan niyo lang to, yung mga importante, dapat all capital letters yung mga naka sulat diyan. Tsaka dapat malinaw, no erasure. Tsaka dapat sigurado kasi isusulat niyo kasi yun nga, no erasure, dapat ano yan, malinis. Importante, pinaka-importante na no erasure yung sa dog's name. Yan, yung dito sa may mga box. Yan, dapat talaga walang erasure yan sa dog's name. Kasi ano yan, dyan yung kine-question yan ng mga, ng UKC, ng ABKC, ng ABR. Kasi minsan yung mga breeder, nilalagyan nila ng kennel name dyan sa unahan.
kapag ka nakita may bura, magdududa na yun. Kung ano, kung bakit may bura. Ibig sabihin, tinanggal mo yung kennel name ng breeder kasi yun yung ano eh, parang palatandaan yun. Ginagawa talaga ng breeder minsan yun para ba, yung aso mo, binili mo from other kennel. Tapos, pag nabili mo, makikita mo meron nakalagay doon. Ba, sa amin, Stana Bullis, nilalagay ko yun minsan eh, pag may nakakabili sa akin ng aso. Yun, nilalagay ko, Stana Bullis. Tapos, yung name na lang ng aso, dudugtungan na lang nila sa dudo. Ganun. Pero hindi naman lahat. Yung iba, wala naman ganun. So, yun. So much for the UKC. Kung may mga tanong pa naman kayo sa UKC, kay Ral Balsen na lang, magpapalakad kayo sa kanya. Ganito yung permanent registration. Ayan. Andito na yung ano, buong pedigree nila. Ayan, sa loob. Ayan, kompleto yan. Ayan, yung UKC APB dito eh. Sa dati kong aso to, namatay na to eh. Si Buena Vista. Ayan. Full pedigree nga sa loob. Kung magpapa-change din kayo ng ownership, ito, yung sa likod naman, yan, yung kailangan nyo pilatan. Kapag ka i-ano nyo, magpapa-change ownership naman kayo. Ba, nakabili kayo, naka-PR na, dito sa likod, pipilapan nyo ito. Tapos ito yung all pages yung kailangan yan. Yung ipapasan nyo dun sa, ano, sa Keral. Pagka, ano, malinaw na scan copy or malinaw na picture lang. Basta yung nababasa, yun ang importante. Ganun. So, ano naman tayo? Lipat naman tayo sa ABR naman tayo. Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Ito. Ganito naman sa ABR. Ba ito ABR? Sa ABR, yung liter ticket nila malaki. Yan, malaki. Makikita nyo, malaki na yan. Tapos, sa loob niyan, may pedigree na. Makikita nyo na yung pedigree ng aso. Yan. Sa ABR. Pero nakalagay dito, ba? Yan pala, may pangalan lang. Wala pong pangalan to. Nakalagay lang dito, name nung breeder. Breeder's name lang yan. Tapos, ba ito, pop 2, yan. Tapos yung pangalan lang ng sirat dam niya. Juno, Supernova, ganun. American Bully, tapos yung ABR number. Sex, DOB, date of birth, saka yung color. Yun, yung sa ABR ganun, may color na agad yan. Kaya dapat yung mga breeder din, kailangan kapag ka mag-register kayo ng litter nyo sa ABR, dapat sigurado nyo kayo sa color. Kung ano yung color nung tuta. Kasi, ba, pag newborn, di ba, minsan, nagfe-fade pa yung kulay nila, nag-iiba pa yun. Ba, yung akala nyo, chocolate, as minsan, parang nagiging fawn or ano, ganun. Kaya dapat, yung at least mga sigurado, dapat mga 2 weeks old yan, tsaka ba nagpa-register para yung kulay nila talagang kitang-kita mo na. Yun sa ABR. Ayan. Ito yung litter ticket nila. Pag re-register mo naman ito litter ticket, ano, ito yung sa likod lang din. Ako ito, ito yung mga nilalakad kong papel, ABR and ABKC. Yan, yung hawak ko na, ano, na mga papel, ABR and ABKC. Ito, yung sa likod lang, importante sa likod, dapat nababasa. Tsaka malinaw dapat yung sulat mo. Kasi, yung name natin mga Pinoy, tsaka yung mga address natin, mga Amerikano nagbabasa nito, hindi nila alam kung ano yung nakasulat dyan. Hindi nila alam kung saan yan. So, kung ano yung pagkakaintindi nila, yun lang ilalagay nila sa pangapapil nyo. Kaya dapat naiintindihan. Kaya yun ang importante, naiintindihan. Malinaw kung ano yung nakasulat. Maganda kung i-all caps nyo na wag yung iwaiwalay, wag yung dikit-dikit na ano sulat. All caps, tapos iwaiwalay. Tapos yung talagang malinaw. Yan. Importante dito sa may mga pangalan nila. Pangalan. Kasi madalas maraming ano, nagkakamali ng ano, ng pangalan tsaka mga address. Dahil dun nga sa pagkakaintindi ng mga Amerikano sa sulat natin, hindi nila maintindihan. Kaya dapat malinaw. Ayan mo. Dito. Ganito, pagka nagpa-process kayo ng, ano, ng ABR sa akin, ganito. Ito yung pilapan nyo nga ito likod. So, ayan. Tapos, ang kailangan ko, itong picture ng, kahit picture lang or scan copy, basta malinaw. Lahat. Ipicturean niya itong front page, tapos itong loob, isang picture ng isang buo. Ayan, picture or scan, isang buo. Kung hindi kaya ang buo, kaya naman yan eh, cellphone. Ayan, picturean niya ng buo. Ayan, malinaw yung nababasa. Tapos, picturean niya pa uli ng kalahating ganyan.
Basta yung kita yung ano, yung first and second generation alate. Tapos yung third generation naman and fourth generation yan. Isang buo yung kita yung mga nakasulat. Isang buo. Tapos yung last page, importante, sa likod. Yan. Dapat kita lahat yan. Kita lahat yan. Tapos malinaw. Yan. Yun. Tapos, pagkatapos yung i-ano niya, i-picturean, pagka nasend niya na sa akin, yung ginagawa kasi namin sa, ang rule kasi ng ABR, dito sa papel nila, kaya itong litter ticket, para hindi ko na, ay hindi na natin ito ipadala sa kanila, sa US, pinapapunit nila to, as in pupunitin mo sa gitna. Ayan, pitilasin mo sa hapil sa gitna. Tapos dito rin, ayan, hati mo sa apat, talagang gugupitin mo or punitin mo. Tapos picturean mo uli siya ng ano, magkadikit. Pero punit ah. Picturean mo rin magkadikit. Parang ebidensya lang na ano, na sira na siya. Para maniwala yung ABR na sinira na siya. Hindi na siya kailangan. Kasi magpapadala na sila ng panibago. Which is yung permanent registered na. Yung nakapangalan na sila. Yun. Kaya kailangan nila ng ebidensya na sira na ito. Para hindi na magamit o mabenta pa sa iba. Ganun. Yun yung requirement ng ABR sa pagre-register nila. Yun. Ito yung ganito, magiging ganito na yun. Yan, nakapangalan na. Dito na yung pangalan ng bago may-ari. Ayan. Dito na kompleto na yan. Dito na rin yung pedigree. Ayan. Kompleto na. Ito na yun. Kailangan yun na itago yun. Tapos kapag magre-register naman kayo ng litter, ito, punta lang kayo sa website nila, sa American Bully Registry ABR.com, magda-download kayo ng mga forms. Ba, litter registration application form. Magre-register kayo ng litter nyo. Na mga puppy, may bagabagong panganak kayo ng puppy. Ayan. Wait na muna mag 2 weeks old para kita nyo na yung mga kulay nila. Yun. Ito. Ganto. Ito yung form, ganto sample. Ayan. Litter application form. Wala namang ano rito eh. Isa lang naman yung klase ng form ng litter nila. Kaya hindi na kayo malilito dito sa ABR. Yun, download nyo lang yun, tapos pipilapan nyo rin. Tapos, pagka pipilapan nyo rito, dito, no, yung klase ng yung breed, syempre, kung American Bully. Number of males, number of females, yan, importante. Date of breeding, kung kailan in-stud. Or, tapos, date of birth, syempre. Akong ginagawa ko na lang, ba, date of birth, kung, ano, ba, pinanganak siya na August 8, 2019, yan. Ano, minus na lang ako ng 63 days. Kahit hindi ko na maalala kasi minsan kung kailan in-stud eh. So, minus na lang ako 63 days. Tapos yun na yung nilalagay ko dyan sa date of breeding. Para wala nang tanong-tanong. Tapos, syempre, SAR information, name of SAR, registration number, tsaka dam, yun, name of dam, registration number. Nga pala, ito, bagong rule ng ABR. Dati kasi tumatanggap sila na, ano, ba, mag-re-register ka sa liter ng litter mo, ng mga puppy mo sa ABR. Tapos, hindi naman ABR registered yung sire at dam. Hindi na sila tumatanggap ngayon. Kailangan, pa-ABR mo muna yung sire at dam bago nila tanggapin yung, ano, yung application mo. Pwedeng sabay. Ba, ABKC yung tatay, UKC yung nanay. Magkaiba, diba? Pwede silang mag-meet sa ABR. Ganun. Pero kung wala ba, yung nanay naman, may ABKC, tas yung, ay yung, ba, yung tatay, may ABKC, tas yung nanay, walang papel. Ito yung mangyayari, single reg yung nanay. Tapos yung tatay, yun ang standard registration yun sa, ano, sa ABR. So, dapat parehas ABR yung nanay at tatay. Ganun. Yung, kasi, ganito, sa ABR naman, wala, hindi naman sila mahigpit. Kung kahit anong papel ng aso mo, mapa-ABKC yan, mapa-UKC, or kahit walang papel yan, pwede yan sa ABR. Yung sa ABR kasi, yan, yung ba, ito, may dam ka, tsaka sire ka, yan, kumpleto na, may ABR sila pareho, yun, wala ka na magiging problema ron. Yan, kumpleto na kagad, kailangan, ano, yan, pipila pa mo lang yan. Litter information. Sa litter information, yung mga, eto, yung number of pup.
Chechekan mo lang yan kung ilan sila. Hanggang 12 to eh. Pero pwede ka siguro mag-extra kung ba 13, pero di naman, bira naman mangyari yun. Pero hanggang 12 to. Tapos lalagay mo yung gender, male, female, yan. Tapos yung color marking. Lalagay mo na lahat dito kung anong color marking yung mga puppy mo. Yan. Ito lang din, pagka magre-register kayo, paparegister kayo sa akin, ano lang. Ito lang din yung need ko. Scan copy or picture nito, basta malinaw na babasa, yun ang kailangan ko. Tapos yung mga, ano nito, yung about sa payment, online banking lang. Tapos yung mga price kasi, sa ngayon, i-ano ko na lang, ilalagay ko na lang sa description below kung magkano yung mga, ano natin, yung fee sa mga ganito ngayon. Kasi minsan pa iba-iba rin ito eh. Tumataas ito eh. Depende sa palitan ng dollars. Pero ilalagay ko yung as of today. As of now. Kung magkano. Kung may mga tanong kayo, comment na kayo sa baba. Ayan. Basta yun. Requirement ng ano, ng ABR. Ano. Kailangan ABR din yung SER tsaka yung DAM bago mo ma-register dito. Pwedeng sabay nating i-register. Kung walang papel yung nanay, pwedeng single reg. Kung meron, kahit ibang registry yan, pwede nating ilakad, i-register yan sa ABR. Pero kailangan, ito pala importante. Hindi na rin sila tumatanggap ng liter ticket. Ba, ABKC liter ticket, ipapa-ABR mo agad. Hindi pwede. Kailangan ipa-PR mo muna yung, ano, yung ABKC mo na liter ticket. Kailangan i-PR. Permanent. Yung kita yung buong pedigree, yung nanay, tatay, tsaka yung mga lolo't lola nila, andun na lahat. Kailangan kompleto pedigree kasi yun nga hindi na tumatanggap na liter ticket. Kung hindi mo ipapa-permanent yung papel nung ABKC mo, single reg ang lalabas dyan. Wala rin nanay at tatay yan. Kaya mas maganda may pedigree kompleto. Ipa-PR mo muna bago mo ipa-ABR. Yun ang rule ng ABR ngayon, may ikpit sila. Eto. Ito naman, pag single reg, ba, walang papel yung aso mo, talagang walang pag-asa. Nakabili ka ng, ano, walang papel, or merong breeder na pinaasa ka lang sa papel. Wala, ito, walang magagawa, single registration, tumatanggap ang ABR ng ganun. Ayan, i-download mo lang yung form, tapos kompletuhin mo yung mga details na kailangan mo i-fill up para sa single reg form. Yun, ano rin. Ito, mas mahal lang to. Mas mahal ang registration ng single reg sa ABR. So, kaya dapat talaga may papel yung aso mo para mas mababa kapag may papel yung aso mo. Yun, mas mahal ang pinila. Yan, single registration form. Tapos meron pa isa, yung standard registration form. Yun yung form na, ano, na, ba, may, ano ka, may aso ka na may ibang papel. Ba, ABKC, PR, dapat PR. UKC PR, dapat naka-PR, nakapangalan na dapat sa'yo, tapos may pedigree para ma-register natin sa ABR, ganun. Pwede rin ibang register, like USBR, IBR, IBKC, yun, matanggap naman sila nun. Basta yun nga, nakapangalan na may pedigree na, ipagkokopya na sila ng pedigree. Kasi importante yun, yung kung ano yung nakalagay doon sa PR nila, yun din yung, ano, yun din yung kinokopya lang din naman nila yun. Yan. Kung may mga tanong pa kayo guys, comment lang kayo sa baba. Sunod, ito. ABKC naman tayo. Ito talaga. Dito talaga, ito talaga yung mga papel ng mga aso. ABKC. Ayan. Dito maraming mahigpit ang ABKC. Pero sa ngayon, medyo hindi na sila masyado mahigpit. Dati kasi mahigpit talaga sila sa exotic. Ayan. Yung mga exotic talaga, bloodline, hindi talaga nila tinatanggap. Ngayon, ano, sa ABKC, walang single reg. Hindi sila tumatanggap ng walang papel. Ang tinatanggap nila, may papel. Sa experience ko, may mga nai-register na ako sa ABKC na hindi lang UKC. Nakapag-register na ako ng USBR, RKC, CBKC, China Bully Kennel Club, yun, nakapagpasok na ako sa ABKC ng papel na ganun. Tapos, ABR, yan, nakapagpasa na kami. Pero, ang importante, ang required nila, dapat full pedigree. Chinese screen din naman nila yung aso. Kasi nagpapasend sila ng picture ng aso mo. Naka-stack na picture, front view and side view.
dapat talaga yung pang-show yung ano, yung pagkakatayo para kita-kita. Tsaka ang ano nila, ang requirements nila, kasi tinitingnan nila yung buntot. Number one yun, tinitingnan nila, dapat full tail. Pwede short tail, tumatanggap naman siguro short tail, pero wag lang yung siguro yung talagang screw tail or king tail, pambuldog na yun eh. Yung talaga madalas ganun, reject yun. Nire-reject nila pag ganun. Yung sa ngipin naman, sa ngipin, tinitingnan din nila yung pinak, minsan nagpapasend sa akin ng ngipin eh. Lalo kapag yung bulldogin, yun hindi nila pinapasa yun. Pero sa kanila, okay yung undershot, walang problema sa undershot. Huwag lang yung severe undershot, yung talaga sobrang layo, parang bulldog na. Yun, reject yun. Yung undershot, okay lang yun, walang problema. Hindi, tinatanggap sa kanila yun. Kasi hindi naman maiwasan yun eh. Huwag lang yung talagang severe na sobrang bulldog na, hindi yung papasa sa EBKC. Tsaka syempre, yung itsura talaga, titingnan nila kung mabuli. May mga naipasa, may naka, ano na kami, na-register na kami na exotic, pero for screening pa rin talaga. Nagpapasa kami ng picture sa ABKC, ang front view and side view. Yun. Tsaka may mga buntot naman yung mga pinapasok namin, so walang problema, nakakapasa naman. Yun. Hindi naman na sila ganun kahigpit doon, kasi syempre, mga may mga anak na yan eh, tsaka mga minsan yung mga ano naman, mga pedigree naman nila, mga galing sa ABKC naman eh. Tapos medyo may nahaluan lang ng konti exotic, tapos ganun. Dati di sila tumatanggap na Miyagi blood tsaka mga bullseye. Ngayon okay naman, tumatanggap na sila. Basta syempre for screening pa rin, titingnan nila yung pedigree tsaka yung picture, yan kung papasa. Importante full tail, tapos hindi mo ang bulldogin, yan. No problema ngayon, papil-papil lang naman yan eh. Tsaka registry lang naman yan. Yun lang naman ang, yun ang ano ngayon eh. Pera din yan eh. Pagkano yun, nakapag-register tayo sa kanila eh. Pera yun. Pero, syempre, hindi mo naman isi-show sa ABKC standard. Yun, talo ka na kagad yun. Kapag gano'n, exotic aso mo, tapos ilaban mo sa ABKC standard. Syempre, hindi yung pwede. Iba yung category ng exotic eh. Pero ito, papil-papil lang naman. Wala naman problema dyan. Okay na yan. So yun, ganito. Ito, ABKC litter ticket. Ganito yun, color blue siya. Ayan. Dito nakalagay yung Sardam, ABKC number, yan. Puppy, ABKC number, yan, importante. Dito na yun, kahit litter ticket ka, may ABKC number ka na kagad. Tapos ito, color, yan. Ito. Blanco yan, ang maglalagay niya syempre, yung... ano, yung nakabili. Pero pwede mong, yung breeder, pwede na nilalagyan yan eh, bago nila ibigay sa mga nakakakuha ng puppies nila eh. Para hindi na malito yung, ano eh, customer mo kung ano yung kulay ilalagay, ikaw na maglagay, breeder ka. Tsaka ito, importante, yung seller signature, yung breeder signature, yan. Dapat, bago ibigay ng breeder to, huwag kakalimutan to ng mga breeder, yung signature nila. Yan. Ito. Dito, purchase. Hindi mo importante yan, kahit ano lang lagay mo dyan. Tapos ito, yung pagka-re-register mo na syempre sa name mo, yung litter ticket, kompletuhin mo lang to. New owner, kung may co-owner ka, lagay mo yung co-owner mo, yung mga signature, yung city. Tapos yan, address. Tapos ito, syempre ito dapat, huwag ka rin magkakamali dito sa pangalan. Yan, yung may isang mga box, yan, dapat. Ano yan, tama yan. Dapat, walang bura yan. Kasi yun nga, sinasabi ko may ano yan, may nilalagay diyan na ano na minsan yung mga breeder na kennel name nila, like ako yan, Stana Bullis nilalagay ko, pero akin naman to litter ticket at kay Awit eh, yan. Stana Bullis Awi, yan. Minsan pagka nag-out ako ng ano ng puppy, tapos yun nilalagay ko yung kennel name ko, Stana Bullis. Yan, ganoon sa mga breeder, kung gusto niyo maglagay kayo ng, kung gusto niyo yung ano malaman ng iba kaya na sa inyo galing yung aso, ano, Stana Bullis yung ano, pero ganyan ang kennel name niya. Kasi ako si Leonidas, nung dumating yung siya from America dito sa Pinas, tapos pinadala ni Reza yung papel niya, yung litter ticket niya na UKC na binigay sa akin ni Reza, may nakalagay na ang kennel name niya, Standout Bullis. Yan, ganun nakalagay, Standout Bullis. Siyempre siya yung breeder, sa kanya galing si Leonidas eh. Yun, ang nilugtong ako na lang, nilagay ko, bali ang pangalan niya sa UKC niya, Standout Bullis Leonidas of SB. Hindi ko na binuo yung Stana Bullis kasi hindi nakakasya doon sa mga box eh.
nilagay ko na lang off SB. Yun, para ganun na lang. So, ito. Ano naman tayo? Ganito naman ang ABK-CPR. Kaya niya, ABK-CPR. Kapag ka na-register nyo na yung liter ticket. Yun nga pala guys, kailangan ko rin nito kapag ka magpaparegister kayo sa akin ng ABKC. Ito, yung liter ticket. Siyempre, may penalty to kapag ka over 1 year na. Siyempre, mas mahal kapag ka over 1 year old na. So, hanggat maaari, hanggat walang 1 year old, iparegister nyo na sa name nyo. Unlike sa ABR, walang penalty rin eh. Kahit over 1 year pa yung aso mo pag pinaregister mo yung liter ticket. Sa UKC, may penalty rin dun. Mas malang bayad sa UKC kaysa sa EBKC. Pero ito, yung sa EBKC yun, meron din. Ito, may penalty. Tapos, ayun, ito. Yung, ito na yung PR. Permanent registered na siya. Nakapangalan na siya sa akin. Ayan. Sa owner, nakapangalan na. Ayan, kompleto pedigree. Tapos, ito. Sa likod, pare-pares lang din naman sila. Ayan, pag pagpapachange din kayo ng ownership ba, nabili kayo may naka-PR na ito, pipila pa nyo sa likod. Pero syempre, dapat, doon sa pinagbilan nyo, check nyo rin palagi ito yung seller signature. Dapat mayroong sign yan kung kanino nyo binili. Kung kanino nakapangalan itong PR, pag ipapalipat nyo sa pangalan nyo, sa EBKC. Ayan, importante yan, ito, EBKC. Yan. So, ito naman, ito, may mga forms ako dito. Ba, ito, meron tayong, pagka magpaparegister ka sa ABKC from other registry, meron tayong form, ito yung single dog registration form, international. Huwag niyo kakalimutan, pagka from, dito tayo sa Pilipinas, international tayo. Kasi meron pang isa na itong form, yung domestic. Yung domestic, yun yung, pagka local ka sa Amerika. Yan, ba, from US lang din. US, around USA, yun. Domestic. Pero pag tayo, from Philippines tayo, international, ito yung kailangan mo i-download. Single dog registration form international. Yan. Ito, kompletuhin mo lang itong mga nakasulat dito na mga information. Sa owner information, co-owner, kung may co-owner ka, kung wala naman, cross out mo lang yan, NA, lagay mo na NA, not available. Registering your dog's name. Yan, registering your dog name. Dito, yan. Pangalan ng aso mo. Ba, siyempre, para hindi magkalit ulit to. From UKC, ba, kung ano yung pangalan niya sa UKC? UKC PR, ha? Ba, naka-UKC PR siya. I-register niya sa ABKC. Kahit sa ABKC naman, wala ang problema sa kanila kung UKC APBT or UKC ABY yan. Basta, kompleto pedigree. Sa UKC APBT, walang problema, hindi sila, walang question-question yun. Sa UKC ABY, kasi di ba may mga single reg na tumatanggap, tinatanggap ngayon sa UKC ABY, yung walang nanay tatay, yun hindi yung pwede sa EBKC. Ang requirement nila, dapat magre-register ka sa EBKC from UKC ABY, kung ABY yung aso mo, dapat kumpleto pedigree. May pedigree aso mo, hindi pwede single reg. At syempre, for screening pa din yung picture nila. Magsisend tayo ng picture nila. Front view and side view nakastock, yung pang EBKC style. Kung hindi mo picture na gano'n, kahit stolen shot, basta nakikita kung paano siya tumayo. Tsaka kailangan kita yung buntot. Sa pag nakaharap, yun, kita yung ngipin. Huwag mo kung magpapasa yung picture na nakadila. Dapat naka-close yung mouth. Importante yun. Tsaka syempre, dapat in good condition yung aso nyo. Huwag yung galis-galis or lagas-lagas yung coat. Ipaparegister natin. Huwag gano'n. Kasi minsan, inaano rin ng EBKC na baka pwedeng, can you send another photo? Please, mas maayos ka nang. Nag-request silang ganun. Mas lalong tatagal yung process natin pag ganun. Kasi natitinga yun. Imbis na nila, ipinaprocess na nila. Babalik na naman yun sa ilalim. Pag ganun. So, yun. Ayan, importante ito. Breed, American Bully. Ayan, baka magkamali kayo, malagay yung American Bulldog. Pagka sa bully. Ayan, gender. Date of birth, color, ayan. Current registry, ayan. Kung ano yung current registry niya, syempre. Kung from UKC, APBT ka, yun ang lalagay mo dyan. Current, yun yung current niya eh. Current registration number, yung number niya sa UKC, yun. Tapos, ito microchip, wala na yan, sa DNA, wala na yan, wala naman tayo naman. Kung meron yun sa inyo, lagyan nyo. Ayan, sire name, syempre, yun. Current registry ng sire, UKC APBT, kung UKC APBT yung ginamit mo. Ayan, registration number, color, yan. Ando lahat, makukukukin nyo lang yan, kung ano yung mga nakalagay dun sa papel ng aso nyo, na
ano, yung ICPBT, kung ITBT, yung ICPBT yung aso yun, kung doon magdadaling yung information. Tapos kailangan din siyempre natin, ba, ito pagkapilag na itong form, yung picture, front view, side view, tsaka yung copy ng UACPR niya, yun. Scan copy or picture, siyempre front view, tapos yung loob, importante, dapat malinaw. Kahit yung picture lang isang buo, yung ba, kung UAC papers yan, yung UAC papers natin. Ato. Kung UAC yung gagamitin nyo, front view, picture ng front view, tapos sa loob, isang buo, picture ng isang buo, tapos picture din ng loob. Hatiin nyo, ba? First gen, second generation, third gen, fourth gen, yan, isang picture, malinaw, nababasa, yun, importante, nababasa, malinaw, hindi blurred. Kung munggat maaari, kung cellphone gamit nyo, kailangan i-focus nyo or lagyan nyo ng flash para mas malinaw. Para focus siya, hindi siya yun, baka mamaya pasmado kayo or magbe-blurred yun. O yun, or pascan nyo na lang kung may ano, scanner na maganda, mas okay yun para mas malinaw. Yun. So yun ang mga requirements natin pagka single dog registration international. Yan ha. Yun yung from other registry to ABKC. Yan. Sa tinatanggap nila na mga papel, pwede naman nating ipasa, itatanong natin kung tatanggapin nila yung papel na hawak nyo. Basta importante, full pedigree, yun ang tatandaan natin na full pedigree. Kasi nakapagpasa na nga ako ng mga iba-ibang klaseng papel, RKC, USBR, tapos na CBKC. Yung sa CBKC, yung mga from China, siyempre, Chinese yung nakasulat doon, translation pa, pina-translate pa namin, ilagyan ng mga translation kasi yung mga asong na doon, yun, pumasa naman, yun, nailakad na namin yun, so wala naging problema, yun, basta kompleto pedigree, tapos may buntot, ngipin, hindi ganun ka-underbite, dapat mukhang bully pa rin, kahit underbite pa ng problema, basta hindi mukhang bulldogin, alam nyo naman yung sinasabi na mukhang bulldogin, basta yun. Hindi siya yung overcooked na exotic. Mga exotic na aso, okay lang yan, tatanggapin yan. Basta hindi alam niya yung mga bulldog, hindi yung papasa. Tapos, ito. Ito, lastly. Ito na lang, muli ko i-discuss. Later registration form ng ABKC. So, yun, importante. Yan. Breed, American Bully. Kung bully aso natin, syempre yan, bully tayo. American Bully, date of breeding, yan. Later, date of birth, ayan, yung ginagawa natin, date of birth ba, January 20, 2020, ganun, minus ka na lang ng 63 days para hindi ka na mag-compute, or hindi mo na kailangan alalahanin kung kailan yung date of breeding, yan. Registered na, number of registered male, female, kung ilan yung male, ilan yung female, total number of puppies. Yan, importante yan. Tapos, sire, information. Kukopya nyo lang to dun sa... Ay, papapilap nyo pala to. Yung sa sire, kung ba, yung itong... Kung dun sa may-ari ng sire, dapat ABKC. Yan. May ABKC PR na. Pero pwede naman yung, kung naka-liter ticket pa lang yung sire, pwedeng sabay nating ilakad yun. Pero hindi pwedeng mauuna itong liter ticket, ay, liter registration natin. Pwedeng sabay ba? Sabay natin i-register yung from liter ticket ng sire to PR. Tapos isasabay natin itong anak niya. Pwede natin gawin yun. Pero syempre ito, pag yung sire mo, ayan, above 1 year na, may penalty yun. Pero pwedeng sabay kung hindi pa naka-PR. Pero hindi pwedeng mauuna to. Dapat sabay. Yan, pwedeng sabay. Yun. Kung liter ticket, ito, kukunin mo yung, may nakasulat dyan sa liter ticket niya. Puppy ABKC number. Yun yung kukopyay mo dyan sa ABKC number. Tapos syempre, kung ano yung sinulat mo dito sa likod na kung ano yung nakasulat sa likod na kung anong name ng owner, address, tsaka pangalan ng aso, kung ano yung nakasulat dito, yun din yung susulat mo na information dyan kung naka-liter ticket pa lang. Pero kung naka-PR na, syempre, kung ano yung nakasulat sa PR, yun yung susulat mo dyan. Yan. Doon, sire owner. Kung ikaw may-ari, ikaw pila, kung sa... Kung di sa'yo yung sire, kung nagpastad ka lang, doon ko magpapapilap sa may-ari ng sire. Siyempre, sa kanya. Tsaka itong signature niya. Importante yan. Kaya ABKC number, double check niya ABKC number, baka mag-iba yung tatay. Kasi kahit
kung ano lang, kung ano yung, kung magkamali kayo dyan sa ABK sa number. Minsan kasi yung ABK hindi na nila tinitingnan yung pangalan yan. Kahit anong pangalan isulat mo dyan. Ang tinitingnan nila yung ABK sa number. Sa dami ng inaasikaso nila na papers doon na pinapasa nila, ABK sa number lang tinitingnan nila. Kasi dati before may experience na kami, nilakad kami na ganito. Tama yung pangalan na nilagay sa sire, pero yung ABK sa number, may mali siyang nilagay. So yun, pagdating ng letter ticket ng ano, mga tuta niya, iba yung pangalan ng iba yung tatay. Yun, dahil nga doon sinek namin yung ABK sa number, mali yung nailagay. So dapat yun, ABK sa number importante. Yan. Yung mga nanay tatay na ABK sa number, yan importante, dapat double check niyan. Yung name dapat tama rin para pang may pang counter check tayo. Pero ibigay sa number importante. O doon din sa dam info, dapat yung sa ano rin, kung yung dam naka liter ticket pa, yun, kukopyahin nyo na yung mga nakalagay sa liter ticket. Again, sabay nating paprocess, hindi pwede mauna to. Kung parehas naka liter ticket pa, pwede yung sabay-sabay natin ipapasa. Pero kung naka PR na, yun, wala na tayong problema, ito na lang. So yun, sa dam, ganun din. Ngayon pala, sa, dati kasi sa ABKC, yung dating form nila, merong information dito na ano, yung pwedeng aba, ito sa liter ticket. Meron kasi dito ngayon eh, the owner of this record is, yan, Bato, pangalan ko. Ngayon, ang rule na nila ngayon dito, hindi ko muna pwedeng ibahin yung pangalan ng liter sa owner ng dam. Ngayon, kung sino yung owner ng dam, sino lang yung nakalagay dito sa owner ng liter. Hindi na pwedeng magkaiba yan. Kasi dati, ba, may dam ka. Ibinili kang ano, female na pa-breed mo, na pa-anak mo. So, hindi mo na siya irilipat sa pangalan mo. Tapos, ibibreed mo siya. So, pwedeng yung dati, pwedeng yung pangalan na nung dating owner yung ilagay mo rito sa dam info, papirma ka na lang sa kanya. Tapos, ang mangyayari sa'yo, yung liter ticket, mga liter ticket, na sa'yo nakapangalan as breeder, ngayon hindi na pwede yun. Ang mangyayari dun, kailangan, kung gusto mo sa'yo nakapangalan yung liter, ilipat mo sa pangalan mo yung dam. Pero for me, kahit hindi mo naman nailipat siguro sa pangalan mo yung dam, kung okay lang, kung sa'yo, kasi liter ticket lang naman yan eh. Importante. Kaso, kailangan, ang mangyayari dun, papapirma mo lang, kasi ang mangyayari dun, ano, kung hindi ikaw yung owner ng liter, kung ikaw yung breeder, papapirma mo yung mga liter ticket mo sa mismong owner ng liter, which is yung owner ng dam na hindi pa nakalipat sa'yo. Pero kung gusto mo sa'yo na lahat ng pangalan para wala kang problema, ikaw na lahat pipirma, lipat mo na sa pangalan mo yung dam para wala kang problema. So, ganun. Tapos, meron palang second page yung ano, yung sa liter registration ng ano, ng ABKC. Ito. Meron siyang second page. Ito naman yung kung meron kang direct PR. Bawa, may direct, ide-direct, kung gusto mo nang yung papi mo, hindi na siya hindi na siya dumaan sa liter ticket. Diba? Ano, nagpa-register ka sa ibigin siya ng liter mo. Tapos meron kang keep na aso. Keep mo yung isang papi. Kung gusto mo, hindi mo na siya ipapadaan sa liter ticket. Diretso darating sa kanya. Dito na, permanent na, nakapangalan na sa'yo. Pwede ka nang mag-fill up dito sa second page ng information niya nung keep mo na aso. Yan. Bakit? Kasi sa second page niya, may tatlo one kasi yan. Pero kung marami kang keep mo buong liter, gusto mo lahat yung pangalan sa'yo, mag-print ka na marami nito. Pero ito, ang bayad nito, hiwalay. Kasi ba, ito, yung registration ng liter, ang bayad nito, isang buong liter, magkakaroon na ng, ano, isang payment lang to. Pero magkakaroon na ng ano, ng liter ticket lahat ng puppies mo. Mapasampu pa yan, 11, 12, lahat yan, tigi-isa, meron na yan. Pero kung ipapapermanent mo sila, eto, isa second page, yun nga, per puppy na yun, another bayad yun. So, which is, ano, separate yan. Pero ba, may papapermanent ka na isa, 10 yung puppy mo, 10. Ipapadirect PR mo na yung isa. So, ang darating na lang sa'yo na liter ticket, 9 na lang. Pero yung isa, naka-PR na. Ganito. Yung malaki na, yung nakapangalan na sa'yo. Yun. 9 na liter ticket na lang kung 10 yung puppy mo.
na ganito. So kung dalawa papa permanent mo na direct PR mo, dalawa ba, meron ka rin binenta na papi or ano, may isa pang kit, ganun. Kung gusto mo pasabay na sa'yo na ipa-PR na rin, hindi sabay mo na. Ibabayad na siya sa'yo, singilin mo na lang. Tapos ano, ganun, i-direct PR na, parang hindi na later ticket. Para, ano, nakatipid tayo sa oras. Pero ganun din naman ang bayad nun. Same din. Pero, mas maganda na kung ganito. Ipapadirect PR mo na para tipid ka rin sa oras. Pero yung payment, ganun pa rin. Kung mapa-over 1 year yan or... Kung over 1 year, siyempre, mas mahal. Kapag ka, ano, less than 1 year, ganun pa rin, regular. Parehas lang ang bayad. Pero kung gusto mo puro liter ticket lang, no need na yung second page. First page lang kung puro liter ticket lang. Ha? So, guys, hanggang dito na lang. Mahaba na itong, ano ko, itong vlog ko na to. Kung may mga question na lang kayo, message nyo ako or comment kayo sa baba. Sasagutin ko naman kayo. Sige. Idalagay ko na lang sa baba yung ano, yung mga price list natin kung magkano yung registration fee natin, kung magkano. As of now, ah, kapag kami mga tanong kayo, PM or comment, yan. Oh, like and subscribe, huwag nyo kakalimutan. So, hanggang doon na lang tong video na to. Peace, Dawn Raider.